coming! Господа, все, о, один стоял. Один стоял. Гулин, потом, потом. Потом, потом. Гулин, потом. Magpaandar kayo, halin yung tatapang nyo! Ano nyo naman yan? Saan yung pintuan? Lumabas kayo! O sino pang gusto mong malaya sa siyam na utas? Lumabas na lang, magkaputulan na ng liib! Puro naman pala kayo walang bayan! Lumabas kayo! Tarantado ka ba? Eh, si Manteban at si Andrew yan. Ikaw na lang kaya. Hindi ka naman marunong mamutla. Kala mo nang tatakot ako sa'yo, ha? Kung lahat ang tao, tinatakot mo rito ako, hindi! Lumaba ka! Lumaba ka! Sige! Kala mo! Sige! Taka mo! Ano? Taka mo! Sige! Taka mo! Puta, kaya naman ka, ha? Sige! Lumaba ka! Lumaba ka! Kala mo, lumaba ka! Tulo na ka sa matanda ka eh! Ayok, patulang ka! Para kayong pulis. Laging huli kong dumating. Tapos na ang gulo. Lagi kayong kulang ngayon sa pera. Hindi nga lang sa inyo, Manteban, eh. Matagal lang salanta yung anak nyo, eh. Salanta? Kanina pa nagkakagulo rito, ah. Ngayon lalabalitaan? Siguro tutulong kayo. Pagkatapos sasabihin nyo, salanta. Hoy, kung hindi nyo kaya pagkabarangay, ako magiging barangay ng anak ko. At ito, tandaan mo. Sa isang taon, kakandidato ako. Iniinsulto yata tayo, kapitan, ha? O yan. Edi sumampong na naman yung nervyos mo. Hindi, Teban. Napagod lamang ako, eh. Napagod? Yan si Andrew, pag hindi nasupil yan, lahat ng tao rito susuwagin yan, pati tayo. Alam mo namang kaaway na niya lahat ng tao. Pati ikaw ba naman, Teban? Ano ang gusto mo? Sumuko ako sa kanya? Ha? Ano? Magbahag ng buntod? Tulad sa aso? Hoy, Anday! Alam mo naman na wala akong kinatatakutan. Noon at ngayon, ikaw lang ang nagpabuti sa akin. Matuwi ka pa rito. Teban naman, baka nagugutom ang anak mo. Andrew, pasok na sa loob. Nandun ang pagkain mo, anak. Wala na! Wala na pagkain. Pinakain ko na sa aso. Hoy! Teban. Magmula ngayon, hindi ko na gusto makita yung pagmumukha mo sa bahay na ito. Lumayas ka! Teban. Lumayas ka! Ayaw mo na bayas, ha? Kandila mo! Teban! Huwag! Huwag, Teban! Huwag! Umiksiyo na ka na kanina. Tapos na. Hindi kita pinatulan. Huwag mo akong pilitin patulang kita ngayon. Saan ang piligwawala mo?
Ang dapat ngayon magpasalamat ka sa akin. Yung siyam lahuda sa ultimo sa barangay may kasangga. At yung aso mong mas mahal pa kaysa sa akin. Mas importante pa kaysa sa akin. Nung kinuba, may nagawa ba kayo? Nung ginawang pulutan? Wala! Dahil ultimo kayo, ilagsam ngayon. Di ba? O ngayon, makakapambara ako pa ba sila? Hindi na. Dahil ko naapuhap ko sila kanina, sila ang gagawin kong pulutan. Kaya dapat magpasalamat kayo sa akin. Putang ama. Bangkay sila kung inabot ko sila. Tartado! Gusto mong tumanaw ng utang na loob sa'yo, mga tigarito? Ako! Animal ka! Kaya mo gusto supilin yung siyam na hudas para manatili ang iyong orang yan! Ang iyong kayuman! At nang manatili ikaw na lang nag-iisa ritong halanga kaluluwa! Hindi pwedeng maging isa. Hanggang buhay ka, dalawa tayo. Oh! Sige na, anak. Lalamig din ang ulo ng itay mo. Bakit? Kailan pa ba lumamig ang ulo niyan? Eh, may kulunya yata sa utak yan eh. Katulad din ng lolo. Kaya huwag niyo ako sisihin. Ang ugat loko. Ang puno loko. Akong bunga, dapat may iba. Abay, kanino ako magmamala sa kapitbahay natin? Sa kumpare niya? Para sabihin ko sa'yo totoo. Duda na akong anak kita. Devan. Naging walang iya ako. Pero hindi demonyo yung tulad mo. Magkaiba tayo ng isip. Magkaiba tayo ng dugo. Kung hindi mo ako anak, ano pang gagawin ko sa bahay na ito? Para sabihin ko sa'yo, nung pang-araw gusto kong lumayas dito, tuwing iuumpog mo ulo ko sa dingding, tuwing tatadyakan mo ako, patutulugin mo ako sa gulpi, gigisingin mo ako sa murat sermon mo! Anak, tama na. Makiat ka na, magpahinga ka. Pareho lang kayong pagod ng ama mo. Sige na, anak. Lalamig din ang ulo ng itay mo. Lalamig? Hindi na lalamig ang ulo niya. Nakakalbo na nga eh. Ang puta mo! Tawag siya! Tawag siya! Tawag siya muli! Pagbihan mo siya muli! Paparata kita lang! Tawag siya muli! Tawag siya muli! Gusto ko pagbalikan dito, patay na siya! Patay na ako! Wala na akong magulang. Anak. Wala na akong bahay. Anak. Huwag kayo makalot! Ikaw, pati ko! Mama, magalot ko! Hayop yun! Andro! Naleche na negosyo natin. Nakiksena si Andro. Sira pa tayo sa mga taga rito. Siyam na hudas tayo! Siyam tayong takbuin! Di-res baka natin, magkarga tayo! Tama! Para maiganti ko naman to! Oo. Oh. Nagkakahigpit na niya si Kargate. Kaya tayo lang yung negosyo. Para makabili niya armas. Palagay ko, Joe. Mahihirap kalaban si Andro ngayon. Nakita naman natin yun. Orimentado ang dating. Joe, kailangan bumunga tayo muli sa mga taga rito. Kailangan ipakita natin sa Allah na tayo naman ang habol kay Andro. Habol? Hmm. Eh, nagkakandala pa ka nga kanina sa pagtakbo eh. Natapa ba ako? Oo, dalawang beses kang gumulong. Mag-isip kayo! Ikaw, may laisip ka ng paraan! Huwag mo na akong tanungin. Nauna ako sa'yo tumakbo eh. Ikaw! Alisin mo nga yan! Ikaw! Joe, kanina pa ako nag-iisip. Oh, minum ka muna. Joe, hindi nakukuha sa biglaan yan. Planuhin natin. Akin na. Yung ama. Yung ama. Si Tebang Kadena. To, salamat ha. Oy, oy, mga ineng. Dito kayo. Tumibol kayo sa amin. Hoy, Simeon, huwag mong pakialam ang patay mga apo mo, ha? Eh, kailangan lang ng... Ne, umiro na kayo, ha? Sige,
Sabi nito, lumuwi na daw kayo, mga pamangking ko. Ha? Totoo, lumuwi na tayo. Uwi una. Wala na ako uwian eh. Lumayas na ako. Gerila na ako ngayon. Eh, di sabay. Lawa naman ako umaga sa dun. Sige na. Meron akong magandang plano. Ano yun? Pag-aasawa na ako. Ha? Pakakasalan ko to. Para may bahay na ako. Libre na to. Pakakasalan mo, Tol? Eh, hindi ka pa naman lumiligaw sa kanya. Bongkoy. Tama na kasi, Simeon. Ibig mo sabihin, hanggang ngayon, hindi pa ako nililigaw sa kanya? Eh, taka ko na may gusto dyan, ha? Eh, tuloy. Eh, uumpisahan ko naman kasing iligaw ka, eh. Umuungol. Ate, ate, si Andro. Ang pasinanggara po ng mukha ko. Isipin mo yun? Takot ka? Eh, di na ba tatablan buka mo kahit at tinda ang panghihataw. Tabo ako para saktan. Si Tol naman. Sige na, abanti na, Tol. A dead bull sa yan eh. Sige na. Manood ka ha. Ang gugulo mamaya yan. Bahala ka. Bakla ako eh. Alam mo, Melissa, ako may sasabihin. Ang bastos mo naman? Imeon, iba sinagot. Bastos na ako. Pasensya ka na, Melissa. Hindi sinasadya ni Andrew. Pangit! Wala akong pakialam kay sinasadya niya o hindi. Teresa, ikaw na nga kumuha ng mga bayad ng mga bastos na to. Ate, sasama na ako sa iyo. Tana, ba, hey, Barok, ikaw ang bastos. May customer pa eh. Lalayasan mo na. Sige. Isang hakbang mo pa. Habang panahon na magsasalat at tindahan mo. Bangka ito. Huwag kang suplaya. Ha? Kung wala kang gusto sa akin, hindi ako nagpipilit. Wala na yung gusto sa'yo. Di ba? Kaya tanda mo. Hindi ka magkakasawa. Tatandahan talaga. Dahil lahat na maliligaw sa'yo. Bangkay. Alam mo sa utok mo yan? Di... Yeah. Teban, makikiusap sana ako sa iyo. I don't know, sir. Tungkol sa anak mo! Aba, hindi na pakiusap ang ginagawa mong yan, ah! Pangulit na! Alam mo naman, hindi ko gusto makulit! Paano? Kung wala na dito sa loob ng bayang anak mo. Kung lumayas na siya, masusubo siya sa gulo. Lalo lamang siya sasama. Tapos na! Tapos na! Kasama niya! Kaya gusto ko nga patuloy na sila suway! Hindi mo siya mababago sa kalupitan, Teban. Nakita mo na. Naramdaman mo na rin. Naubos na lahat ang pagmumura mo, ang katigasan mo, ang lakas mo, pero... Hindi ko mapuputol ang kanyang kademonyon! Hindi ko kaya! Durugin ko kanyang mga buto! Kung kinakailangan, babasagin ko kanyang bungo! Tay, tama na ho. Baka lalo bumigat ang pakiramdam ni inay. Makapagsalita naman ako ng marahan eh. Taratadong ito ah! Pero sasalitaan mo rin ako! Tumutulot ka sa kapatid mo!
Hindi, ha? Teban. Ang sabihin ako. Nawag, Teban. Hoy, umakit ka na siya. Ang kasabi mo yung mga libro marot. Akyat ko! Teban, hanggang ngayon hindi ka pa rin nagbabago. Teban, kadena! Balumbado! Walang katwiran! Malupit! Saradong isip! Nalalaman mo ba kung bakit ko ginagawa ito? Gusto kong mahubog ang anak natin sa kabutihan. Ako, nagbabago na ako. Nakita mo ba nang gugulo pa ako sa labas? Nagbago ka sa labas. Hindi ka na nang gugulo sa labas. Subalit saan mo ginagamit ang iyong kalupitan? Dito, sa loob ng ating pamamahay. Dito, sa ating tahanan. Kanino ka malupit? Sa akin, Teban. Sa akin at sa dalawa mong anak. Lalong-lalo na kay Andro. Teban, hindi ako nakikiusap sa'yo. Nagmamakaaw ako sa'yo, Teban. Ibalik mo dito ang ating anak. Saan ba rito bahay ni Simeon? Adon o, sa kanto. Adon? Oo. Salamat ah. Antewan, ba't ka narito? Hindi ba ikaw yung taong kasama ni Kapitan? Ako nga po. Bakit? Alam mo ba kung saan nakatila si Simeon? Si Simeon, alam ko. Bakit? Kasi... Nandun doon yung anak kong si Andro eh. Si Andro? Sasamahan kita, Mantewan. Andro! Andro! Gumising na, Andro! Sige na! Ang tatay mo nasa labas! Palisin mo. Tado yun eh. Gumising ka na! Hey, taboy mo! Eh, si Mantewan eh! Si Monteban patay na siya. Tangin naman si Mion ha. Ayoko ng ganyang biro. Andrew, may yumari sa kanya. Nagkakagulo na ang mga tao? O, paano ba nakarating dito yan? Alam mo ba, Andro? Eh, lasing na lasing tayo kagabi, ha? At saka sabay tayo nakatulog, hindi ba? At saka, hindi naman ako nanaginip na nananaksak ako, ha? Ikaw ba, nanaginip ka? Tol, ang daming tama! Sino nakakita sa inyo? Sino? Andro, ibigay mo sa akin yan. Eh, Kapitan. Wala ho kaming alam dyan. Pumunta ka sa presinto. Wala sisira nga rin, pinagkatali-tali. May patatuloy po sa bulaklak ng mamuro. Wala po rito, lumipad at lumapo sa bulaklak ng gumamela. Wala po rito, lumipad at lumapo sa hari.
Etong kama ko. Mas mo tumapo sa numa. Ay, pare yan. Pare, kunin mo na yung barahal. Barahal na tayo. Anong purma? Tatamboy. Lama yan para sa erpat. Para may tung. Oo nga, Andro. Iniipon ko to eh. Itong dagdag sa buloy. Buloy. Lamay. Pinabastos niyo. Hindi ko kailangan ito. Yung buloy. Lamunin mo, ha? Tina anak, tama na, tama na. Alang-alang sa iyong ama, nananahimik na siya. Nagtinong isang walang hiya. Lalong madaling patayin. Kaya ako, dapat lalo akong maging gago eh. Kasi gago, masamanda mo. Masamanda mo. Matagal matodas. Totoo yung sinasabi ko sa inyo, Nay. Totoo yan. Diba? Teban? Totoo yung sinasabi ko, diba Teban ka din ah? Andro, patay na si Mang Teban. Anak, nananahimik ng ama mo. Tahimik ka na raw. Tahimik. Eh ako! Matatahimik mo ba? Tahimik ka na ako. Anong inukumakalas? Pagkibila. Yung mga bumira sa kanila, nagtatawa. Tinatawa na nila ako. Andro, ililibing na natin ang lahat. Kasabay ng iyong ama. Kayo lang makipaglibing. Mabubuhay po ba si Teban Cadena kung sasama ako? Hindi. Kaya kayo lang makipaglibing. Sabi ko sa inyo, siyam na at taulong katumbas niya. Anak. Siyam. Hindi. Huwag. Ayoko na makahit si Tay. Ialis mo na siya rito. Palibing mo na siya bukas. Dahil sa susunod ng mga araw, makakulas ang paglalamayan nila. Huwag, anak. Huwag, Andro. Lusot ang plano natin. Gago rin eh. So katawakan ba naman ang pula ng balisong? Eh di ba sandali rin niya may iiwan? Hindi. Si Simeon tumistigo. Nakasama niya si Andro na mangyari pagpatay kay Mang Teban. Oo. Tsaka inaanap nila ang dugo. Kung sagdan nga naman ang bahay ni Simeon nangyari ang pananaksak, di sana may dugo. Eh, wala eh. Ang importante, siya ang suspect. Tayo, na hindi napapaginalaan. Diyo. O paano kung ito si Tanid eh, pumiyok? Kapitan di barangay nga, kinaliwa tayo pa. Sarahin ito di armas ka lang. Ha? Huh? Oo. Double cross at double pabuti mo rin, di ba? Ikaw rin, baka magkabiglan. Atakihin ka lang diyan. Masilat ka. Bakit? Ako lang ba sumasak? Di ba tayo lahat? Ikaw pa nga uli. Huwag mong problema. Sumunod lang ako. Simple-simple lang. Kanayin natin dito. Hmm?
Bakit? Sa akala mo kaya? Kanino kaya sasakto? Sa'yo? Oh, baka maituloy mo yan. Halika nga. Ano yung kapitan? Boss nga pala. Sino sumasakit, Evan? Hindi pa kay Siam. Si Andrew nga pala. Kita mo na nadadapa ang dila. Dito pa lang yan. Nadadapa pala dila mo, ha? Ato! Bakit, boss? May sasaksakin mo ulit, ay, boss? Kausapin mo sila to. Sige. Dapat sa'yo. Tulang ka ng dila. Ha? Pero mas mabuti. Tulang ka ng salita. Buhay ng asawa niyo ng sasangkot, Mrs. Kahit hindi pa tapos ang investigasyon, maraming ebidensya na meron ang magitan na alitan kina Mang Teban at Handro bago siya napatay. Hindi totoo ang binibintang niya sa aking anak. Alam ko, bilang ina niya, sa isip ko at sa damdamin, kilala kong anak ko eh. Pero, lasing na lasing si Handro ng araw na yon. Eh, hindi natin masasabi kung nawala sa isip at dala ng galit niya sa kanyang itay. Wala ay... kasalanan ng aking anak. Inay, napalayasin tayo si Kuya. Nakita ko sobrang galit niya eh. Narinig ko at naramdam sa boses niya ang sobrang hinanakit at sama ng loob niya kay Itay mula ng pagkabata niya. Tulad ng burol ni Itay, anong ginawa niya? Bobby, pati ba ikaw? Ako na lamang bang naniniwala na walang kasalanan ng kapatid mo? Mrs., kailangan lumitaw si Andrew. Kung wala siyang pananagutan, dapat harapin ng hustisya at linisin ng sarili. Bakit hindi siya bigyan ng pagkakataong gawin yon? Ang siyam na Hudas, bakit hindi muna silang usigin ninyo nang makita naman ang anak ko na hindi lamang sa kanya nakatoon ang mata ng batas sa kamatayan ng kanyang ama? Nasa punto pa lang kami ng investigasyon. Kaya kinakailangan makuna ng deklarasyon si Andrew. Dito, Andrew, mamimili ka ng mga armas. Nagagamitin mo sa pag-race back sa siyam na Hudas. Akong bahala kay Diaz. Yan ang bossing dito. Gunrunner yan at gun for hire. Liga, dito. Kasimian, ano yung share mo rito, animal ka? Ba't bumalik ka pa rito? Hindi naman ako osto eh. Napagkamalan ako. Karpintero no? Ako. Amo. May kasama akong bata. Magaling to. Subukan na. Rape, eh. Para kong kapatid to eh. Pareho mo rin urong ang uso. Takbuhin. O, Simeon, lumayas ka na nga sa harapan ko. Baka maisama pa kita doon sa isa salvage eh. Sige! Nung, hindi naman ako kumala sa ating pangkat eh. Nagpahinga lang ako. Alam mo na, negosyo, bossing. Gago! Gusto mo lang sumulo. Ang balita ko, ikaw ang humawak sa mga akyat bahay. Lansag na yun. Natigbak na kami. Nagkamali na akyat eh. Gago. Paakyatin ba sa bahay ng pamilya ng mga parakang akyat bahay mo eh? Ano madadali nila? Puro bala. Kabubuhan mo, Simeon. Kabubuhan mo. At hindi ko kailangan ng tao ang bobong katulad mo. Noon, inaamin ko sa'yo. Minsan, namahe ako, Todits. Pero, Todi, pang mata pa rin ako. Kasador. Noong, may pambanga na ako sa siyam na Hudas. Toy, si Andrew Nakpil. Andrew Nakpil? Tumoda sama? Hindi ako. Yung siyam na Hudas na babaltahan ko. Hindi ako interesado sa grupo mo, kaya huwag mo akong problemahin. Kailangan ko lang ng gamit, kaya lang ako sumama kay Simeon. Sa'yo nga kami kukuha ng kargada. Sana.
Okay ang dibdib mo. Pero ang utak, malalaman natin kung pasado ka. Teka nga, pare ko. Ba't ka inom ng inom? Dahil ba sa tatay mo? O talagang may gusto ka kay Melissa? Tulad ng kapatid mo? Huwag mo siyang babanggitin sa akin, ha? Wala akong kapatid! At pag lumito siya rito ngayon, papatayin ko siya! Ano? Marunong ka na pumatay? Alam ko eh, libro lang alam mong hawakan. Dati. Pero ngayon. Ito! Buddy, itago mo nga yan. Lasing ka na eh. At huwag ka mag-isip ng kung ano-ano, pwede ba? Huwag ka binabawalan mo ako. Dahil may gusto ko sa kapatid ko. Kaya Androng Timonyo. Ang kriminal na yon, di ba? Lasing ka na, Bobby. Umuwi ka na nga. At pwede ba? Wala akong gusto dyan sa kapatid mo. Malapit lang ako sa pamilya niyo dahil kay Aling Anday. Inaanturing ko sa kanya. Naiuli na kami. Tama si ate. Noon, may gusto siya kay Andro. Pero nung mapatay niya si Mang Teban, natakot kami. Di ba, ate? Ang kriminal na yan. Alam ko, babalik siya rito. At sa harapan mo mismo, papatayin ko siya! Bobby, ang intindihin mo ay yung pag-aaral mo. Kung mangyayari ang sinasabi mong yan, paano na ang iyong inay? Kakaligtas lang siya sa akin. Kung maunahan niya ako! Sundan mo nga, oh. Baka kung mapano, eh. Ano? Susundan ko? Eh, kung ako masaksak! Ibang malasing ang matino. Ikaw, Tomboy, baka gusto mong sundan? Ano? Hindi na. Iinom na lang ako. Oh, ayaw niya. Abi. Yeah. Nandiyan ko, kuya ko. Unahan niyo ako. Dahil ko hindi. Ito! Ito ang papatay sa kuya ko. Matapang na bata. Matalas ba ito? Inspeksyonin mo nga. Ito bang gagamitin mong pagpatay sa kuya mo? Ah. Katunayan. Pinasa ko mo nga kayo ng mga ganyan eh. Okay to ah. Doble atraso. Magulang ang siyam na hudas. Nakakayari na sila. Ikaw pa nasisilat sa batas. May kargada ka, hindi ba? Ba't wala ka pang nadadali sa kanila? Gusto mong ipakuha ko? Ihilera rito. At sabitan ng itim na laso sa leeg? Anak Phil? Problema ko, Diaz. Akin ang siyam na hudas. Pagpuwelta ko. Pangkay sila.
Kumbisida ako sa tabang mo. Pero sayang, kung doon sa mga walang silbing hudas lamang gagamitin yan, malaking pagkakwarta natin sa kalibro. Gagawin kitang tirador. Gun for hire. Isang ulo. Kikita ka na libo. Taguhan ko lang itong teritoryo mo, Diaz. Pagtapos ng sabit ko, saka mo lang ako sabihin. Pasensya ka na noong, ha? Aburido, eh. Meron yan, Simeon. Meron yan. Dahil kung wala, dalawa na ko yung ibinango ko sa lupa. Alagaan mo. Pero pangaralan mo, huwag maging bastos sa harapan ko. Kung hindi, ano ngayon ang plano mo? Hindi na rin kita kailangan, Simeon. Sibatan mo na ako. Tol! Hindi kita maaaring kalasan. Delikado ang lagay mo. Iba ang pandar niya si Diaz. Kung mayari ka, dalawa na tayo. Para na tayo magkapatid eh. At saka kung magtatago ka, huwag na dito. Kailangan ko itong lugar nito. Hindi na papasok ng mga parak. Tol, hindi kita maiiwan eh. Ayoko na makulit. Paano yun, Siam? Bangkay sila, Simeon. Paano yan? Wala na si Andro. Jack, sasabit yun. Sige nga. Doble ang kaso. Jack, bulok sa bilibid yun. Alam ko, malalim ang iniisip ko eh. Huwag mo akong guluhin. Pinaplano ko, paano ko tatayo sa lugar na ito? Ang kabaret. Prostitute. Putahan. Tata, Monte. Marami lang dyan. Joke yan. Lahat ng tulak dito, hawak ko. Linya ko yan, ha? Sabon. Joint. Jo, ang inaalala ko, si Andro. Hindi siya natitiklo ng mga parak. Baka ibang buwelta niyan. Ba, baka pag-race back niyan eh, mas masahol sa doble hermentado ang abuti natin. Oh. Simeon. Tungkol kay Andrew, Simeon. Doon tayo sa taas. Inosyente talaga tinyente si Andrew sa pangyayari. Kasama niya ako nang madali ang kanyang ama. At nang mayari ang kanyang kapatid, katabi pa niya ako. Tsak na ang Siam na Hudas ang may kagagawa ng pangyayari ng krimen. Ang kaso nga, Simeon, bakit tayo niya lumabas? Lalo lamang sa madidin sa kanyang pagtatago. Tungkol naman sa Siam na Hudas, under surveillance sila. Hindi namin sila basta-basta matatampot. E di, suspect pa rin si Andrew sa pagkamatay ng kanyang ama at kapatid. Hindi lamang siya. Pati ikaw.
Ano? Ba't naman pati ako, tenyente? Eh, alam mo namang diretso na ako. Eto nga, nanunumbong na ako sa iyo. Kaya mabuti pa, Simeon. Gawin natin opisyal ng deklarasyon mo. Sumama ka sa amin sa presinto at doon ka namin imbestigan. Eh, si Andrew, pinasibat nga ako eh. At nagtago siya sa hideout ni Ramon Diaz. Alam mo naman, tenyente, ang ugali ni Ramon Diaz. Check na, ililibing siya ng buhay noon. Kaya nga ako lumapit sa iyo eh. Kawawa naman yung bata, baka madali. Kahit bahalang ang kanyang kaluluwa, eh, agrabyado. Tenas presinto, doon natin pag-uusapan. At tuloy, ituro mo sa amin ang hideout ni Diaz. Alam ko, tenyente, tagilidan lagay ko kay Diaz. Pero, alang-alang kay Andrew, sasama ako sa inyo. Kana. Noon, tinatalikuran ang pangkat ko. Ngayon naman ay binibenta sa mga prak. Talagang may pinanganak na pahamak. Andrew Ractil, isinama kita para malaman mo ang ginagawa ko sa mga traitor sa grupo ko. Diaz, naging aso mo, Simeon. Kinagat ka. Wala kang kwentang amo. Kung naging ako si Simeon, baka nahingaan ka na rin, Simeon. Binabalaan kita. Lalanggamin ka, Ractil. Huwag mo ko ikumpara sa taong yun. Kung naging ako si Simeon, matagal ng banggay ka. Sige. Undo! Tigil! Huwag kayong magkakamali. Lahat ang laruan niyo. Iwan niyo. Santo bangkay tayo na. Labas! Huwag kang tatagbo, bangkay ka! Magsama-sama ko yung hamon nyo! Bilis! Daba! Daba sa lupa! O ikaw, Diaz, nakikipagtitigan ka pa sa baril ko. Baka pumutok to! Ibigyan mo kami. Ito, mga sir. Naayusin na. Ang bagal mo, ha? Ay, umalis ka rito, ha? Wala kang kwentang pulutan. Umalis ka rito! O, bakit? Takas ka? Ha? Sir, pasok! Ba't nasikat ng mukha mo, ha? Huwag mo sabihin matapang ka pa rin hanggang ngayon. Mainit lamang ulo ni Melissa. Alam niya hindi papakita dito si Anlo. Bakit? Pag wala ba rito si Andrew, walang kumakalikot sa kanya. Ate, kalikot daw. Mga putang ina ninyo, magsilayas na nga kayo rito. Akin na nga yung mga bayan ninyo, mga pangit na to. Tartada ka pala eh. Ngayon, tiklog na si Andrew. Wala ka ng depensa. Balik ka na si dati. Bye. Pag kumuha ka ng bayad, sisipakan ko itong tinda mo! O baka naman gusto mong sample lang ka namin. Total, matagal nang bakante itong mga garapon mo. Ha? Ha? Bakit?
bakit? Akala nyo pag wala si Andro, natatakot ako sa mga pagmumukha ninyo? Eh, kung sa inyo ko pagbabasagin ng mga putang ina ito! Ha? Ha? Ina Hoy! Inumpisaan mo, ha? Kami ang tatapos! Okay ba? Tangin mo! Ano? Atalagin mo! Huwag kong porma ng porma. Okay, magpasok ba? Ano? Hindi nagkarapon ang binabasag ngayon, Melissa. Bungo. Saan kayo pupunta? Kasama kayo sa magtatapos. Graduation nyo ngayong gabi. Kilala. Ang kumanta sa inyo, Bangkay. Ha? Melissa, malaking tulong sa batas kung magsasalita ka. Total, wala ka nang sasabihin kundi ang totoo lamang. At umasa kang walang masamang mangyayari sa'yo. At bibigay ko sa inyo at sa inyong kapatid ang gustong proteksyon. Tiniente, nasabi ko na ho sa mga tauhan ninyo na nasa taas kami magkapatid nung malaman ho namin nung nangyari ho yung patayan. At saka narinig na lang ho namin yung mga putukan eh. At saka ho, pagbaba na lang ho namin, doon na lang namin nakita na naduguan ho yung mga nagiinuman. Mapatay na ho sila. Melissa, Mrs., kung ikukubli natin ang tunay na pangyayari, lalo lamang magiging magulo, madugo, at si Andro, papano na lang katayuan niya? May paniniwala kami na hindi siyang pumatay sa kanyang ama at sa kanyang kapatid. Pero sa naganap na patayang kagabi, malinaw ang usapang si Andrew ang sasangkot. Isang bagay lamang, Tiniente. Naniniwala ako sa ating batas. Sa mabuti at sa masama. Ang akin lamang, naging biktima lang aking asawa. At ang aking anak na si Bobby, subalit ang mga kriminal ay hindi pa nahuhuli. Kailangan kayang unahin yung usigin si Andro? Marahasa ang aking anak ko, subalit hindi siya pumapatay. Mrs., hindi manatiling lihim ang isang krimen. Mabibigyan ng katarungan ng kamatayan ng iyong asawa at ng inyong anak. Kaya lamang gusto namin madakip si Andro ay upang huwag niya ilagay ang batas sa kanyang mga kamay. Tangina! Diyo! Kulang tayong tatlo! Lotatsyo! May itim na ribong pasalig! Yan ang belta ni Andro!
Matindi, Jo. Tatlo agad. Lotats! Lotats, Jo! Tumihin ka na mo! Natagluhan na tayo! Paano? Magbibilang lang ba tayo ng patay? Tumihin kayo! Puro kay nervyoso! Yung plano, tulad nun, yung Eva, si Manteba na kinala natin. Joe, magplano ka. Buhin mo agad ang plano mo. Wala akong maisip. Ayaw man sa utak ko. Puro kay nervyoso. Nervyoso! Eh, Jojo, magkanya-kanya na muna tayo. Babalik na muna ako doon sa dagat. Sa dati kong linya. Bakit? Sino maumahangkin sa'yo? Joe, iisang hako tayo. Kailangan. Antingin natin si Andro. Unahan natin. Gawin! Harapin! Tudasin! Ngayon din! Eh kung ganun, scared na muna kami. Hanapin namin. Ha? Eh sigurado ko dito unang punta nun eh. Hoy! Hoy! Ikaw, kaya kita kinuha. Para bantayan mo ko. Ikasampung hudas ka. Ang papel ng tatlong napatay. Sa'yo ko ibibigay. Kaya, apat ang magiging sweldo mo. Alalayan mo lang ako. Kikita ka sa'kin. Huwag ka lang nainervisin. Ay! Nakita mo! Sino ka? Sino ka? Sama ako ni sweet ko eh. Jo, chiching ko yan. Bet ka ko. Sakala, kapitan! Sakala! Masisira ang konsentrasyon mo sa pagkakatay natin! Papalo ko ligawan ni Ando yan! Makuha! Patay ako! O sige, lakad na! Lakad na! Sakala yung gati-gati! Lakad! Alis! Alis! O! Oh. Sakala yan! Lakad na! Jo, kalmado ka lang. Narito naman ako eh. Saka si Andro, isa lang. Walang kaso yun. Solo tingga lang yun. Yan talaga inaasahan ko sa'yo eh. Yan! Ginagat lang akong lamok. Huwag ka na ibisin. Ah, umiyak tayo. Paano tayo inginom niyan? Ang yelo. Ha? Oo nga pala. Gumawa ka ng yelo. Gumawa ka ng yelo, pero huwag mo kong iwan, ha? Nag-iisa ako dito. Sige, sandali lang. Kukuha ang yelo. Ops! Ang tingga! Iwanan mo tingga! Iwanan mo sa akin! Huwag mo lang sa akin, tonto! Napaka-nervyoso nito. Dalihan mo, ha? Oo! Oh! Doy? Doy, ano man tagal mo? Sandali lang, kumukuha pa ni yelo, nagmamadali ka eh. Sige. Doy? Doy! Ano man tagal mo? Lasing ka ba? Dibon, ano? Upo! Nakaupo na. Naliw pa ako. Ano pa ang gagawin ko? Huwag ano, pagin... Hindi ko sasadya. Ilang sasak ang ibinigay mo kay Tebang ka din, ha? Siyam, pero lahat kami. Kay Bobby. Ganun din, pero ako huli siya magsaki.
Kung nadali mo ko, siyam rin. Ganun lang ka. Sumahin mo ko ilalahat yun. Siyam. Tatlong siyam. Tama ba? Isahan mo na magbilang. May isa ka na. Isa? Dalawa! Halika nyo! Mag-alala. Ang bitang karami ibibigay ko sa'yo. Salamat! Pula! Alam mo! Yung ama ko at yung kapatid ko nung pinatay niyo, hindi ganyan katuwa. Diba? Ha? Opo! Alika! Magano, maawa ka sa akin. Maawa ka. Hindi naman ako lalabas. Malat na ako sa takot. Sinabi ko, hindi ganun karami ibibigay ko sa'yo. Ano, maawa ka. Babago na ako. Sintihan mo na ituloy ang pagbibilang mo. Bangtay ka. Pahalang. Ang pagkakalam ng mga alagad ng batas. Bata mo si Andrew Nakpil. Kasama niya tayong tumitira sa siyam na hudas. Jari-wari ng umaga. Pangalan mo nakadikit. Pagkakapatay kay Jojo. Nag-iba ka na raw ng linya. Hindi ka na raw aktibo sa gun running. Salvage king ka na raw ngayon. Tagilid nang talaga, bossing. Umiiwas na mga customer mo. Kaya kaming mga gun for hire mo, gutom. Tayong lahat. Kaya itong tanda nyo, hanggat ganito tayo, hindi tayo makakakilos. Kaya dapat unahin natin ang Nakpil na yan bago tayo mag-isip-sip ng bago natin trabaho. Naleche na! Pati si Jojo, nadali! Kailangan matodas ni Andrew yan. Makulungan lang! Hindi ka gaya itong para tayong mga dagang nasa lungga. Bakit? Mga mukha matayin dala! Oo nga eh. Kung titistigo sana yung magkapatid na Melissa at Teresa labang kay Andrew, parang nabahala sa kanya. Lusot na tayo. Kaso nga, ayaw magbukas ng bibig. Palagay ko, waka ni Andrew si Melissa. Dick, eh kalumayos muna tayo sa lugar na ito para ligtas tayo kay Andrew. Di ba? Ulul ka ba? Ulul! Eh kung si Jojo nakasiksik sa sulok, napasok! Nalagari! Nakapintero! Ahantad pa tayo! Kulang talaga. Suntukin ko kayo. Kulang sa gulang to. Pamisa-misa gamitin mo itong mo. Pwes, kung magkapatid ang problema, may naisip akong paraan. Tsak na titisigo si Melissa. Ididiin niya si Andrew. Pitin yung itlog ko. Pag hindi nangyari yun. Nababasa ko na iniisip mo. Nag-aamoy babae ka na naman. Nangamoy na ba? Nangamoy na? Solve na ang problema natin. Ayun na po.
ito. Lima nene. Pabanta sila, Nanay Tanday. Pag hindi daw ako titistigo laban kay Andro, hindi ko na lang makikita ang kapatid ko. Nanay Tanday, dadalawa na lamang kami magkapatid. Ayoko may mangyari kay Teresa. Ayoko may mangyari sa kanya. Alam ko, Melissa, wala na akong katuwirang pigilan ka. Ang pagtingin ko sa aking anak ay pagmamahal mo sa iyong kapatid. Magdaramdam sa akin si Andro. Subalit wala na akong karapatan. Maraming salamat, Tatay Antay. Magiging masawag sa kaloob ang gawin din sa pagtutol. Gusto ko lang malaman ninyo. Ayoko mangyari to. Ayoko. Ayoko. Ayoko mangyari to. Ayusin niyan! Saan niyan? Pero kung gagawin natin, hindi muna natin ibababa ang mga kargamento. Kung kulang ang mga bodyguard ni Blas, kukunin natin ang bayan. Pero balang ibibigay natin sa kanya. Balang samurai sa kanya. Ayos bata. Mr. Blas! Mr. Blas! Eksakto ako sa oras. Nasaan ang mga bata mo na hahakot ng mga kargamento? Tabla mo na ang deal na to. Ayoko sa kausap na manluloko. Masama ang tubo ng dila mo, Blas, ha? Baka gusto mong maanod sa dagat? At saan kita niloko? Kagabi, may bisita ako. Nag-iisa siya. Nag-usap lang kayo. At nambanggitin ko sa kanya kung trabandong dadali mo sa akin. Kapag tinanggap ko, bangkay daw ako. Bangkay? Si Andro Nakpil? Huh? Bahala ka na nato. Ayoko mabangkay. Samurai mo. Sige. Let's go!
Awa ka sa akin, Andrew. Umiwalay na ako sa pangkat ni Jojo, Andrew. Umaparehas na ako. Bayaan mo na ako rito sa dagat. Dito na ako nabubuhay. Kung gusto mo, lahat ng dilihis ako sa kontrabando, ibibigay ko sa iyo, Andrew. Huwag mo lang ako tuluyan. Andrew! Hindi ako interesado. Sa dagat ka pa mo nabubuhay. Kaya dapat sa dagat ka matipangkay. Lakad. Iwanan mo yung bangka mo. Ha? Hindi ba sa bangka? Sa bangka ako sasakay? Lalakad ka sa dagat. Lakad? Ha? Dagat? Ano ako makakalakad dito? Lalaki na lang. Andrew, ito. Dito. Ha? Para sa'yo. Andrew, aanin ko yan. Baon mo. Ha? Kwintas mo. Lakad. Bulbul, may kiliti. Mga bastos! Okay, alright! Galit si Melissa sa presinto. Kasama ang ema ni Andrew. Huh? Ididididin siya. Tsak, lalabas bukas sa balita. Sino mo magtatago parang naga? Ang mga pusa ay yung parang na-hunting sa kanya. Kawalalin niyo ako. Uwi na ako sa ate ko. Uwi na raw. Iatid ko na, Dick. Bali! Habang hawak natin to, hindi magbabago ang deklarasyon ni Melissa. Labang kay Andrew. Ha? Kaya dapat alagaan natin to. Oh, inaantok yata si Baby. Labas muna kayo. Yep. Pamatayin ko! Labas! Makakatikin pa ba tayo dyan? Ano sa palagay nyo? May ilalabi pa sa atin si Dick. Melissa. Huwag kang tatag. Babarilin ko yung paa mo. Kabarong. Nadyari-dyari mo pa ako, ha? Ha? Ang laking katawan niyang ginawa mo. Sakay! Thank you.
Nay, masakit ang dyan mo. Humiga ka. Ngayon mo ilabas lahat ang galing mo sa pag-arte. Ha? Aray. Ay. Hoy, Melissa. Huwag na huwag ka magkakamaling malumbok sa mga pulis kung hindi magiging bangkay ka sa akin. Ha? Melissa. Umarte na tayo, Melissa. Sumunod na tayo sa kanya. Ay. Kayong dalawa, mag-aral na kayo umilag sa bala. Dahil pag nagkabukuhan, uulan ang bala dito. Nakalimutan ko ho eh. Eh, boss, paano? Yung mami ko ho eh, pumutok appendicitis. Dadaling ko lang ho sa ospital. Emergency lang ho, boss. Kung wala, kahit ID mo. Boss, hindi ko nga ho nadala yung wallet ko eh. Ano pangalan mo? Ho. Diaz ho. Ramon Diaz. Boss, yung nanay ko. Ray, mamatay na ako. Masakit ho kasi yung ulo niya. Ay, dyan ho. Dyan niya. O, sige. Baka hindi umabot sa ospital yan. Dahan-dahan. Ho, salamat po, boss. Kakalam ba, Melissa, ako lang nasa dyaryo? Tingnan mo yung litrato sa baba. Si Melissa ay nimatay. Baba! Melissa, magising ka na. Melissa, pinabababa na tayo. Sige na, gising na, Diyos ko. Oh. Nanay Anday, ang kapatid ko. Pinabababa na tayo. Bumalik kayo sa presinto at baguhin yung deklarasyon nyo. Oh, Andro. Nanay Anday. Andro, sumuko ka na, anak. Para makulong? Sa simenteryo, pwede akong gumarahe. Sa Muntinlupa, hindi. Baba! Oo. Melissa. Melissa. Bakit nila ginawa ito sa kapatid ko, Nani? Walang kasalanan si Teresa. Walang kasalanan si Teresa. Come on. Teresa! Dahil kihanin na ito. Kaya nangyari ko. Dahil kihanin. Dahil sa niya. Huwag kayo matakot. Hindi ako tumutodas ng hudas. Pinasundo ko lamang kayo para maabsuelto kay Andrew Napil. Ipasusundo mo lang kami para militar ang dating. Matindi, pare. Puro mahaba ang dala nito. Tangina mo, Durog. Ikaw daw ang pinaka-leader lang ngayon. Asenso ka. Amo. Paminsan-minsan, nasa luduhan. May hawig sa'yo. Malabosing,
Malaninong. Pwes. Alangan ka rito. Isa lang ang amo rito. Ulol ka. Aalagwahan kita. Takbo! Takbo! Baka may pagtalikod ko. Boom! Dedo na ako. Boss, naman, magkasangga tayo. Oh! Kapag hindi ka pa lumayas, sa bala ka madudurog. Hindi sa usok. Takbo! Ano? Pare Bert, Ernie, hybrid si Diaz eh. Paano? Sir, naka-alarm mo na yung kotse na ginagamit ni Andrew Nakpil. Very good, Lieutenant. Kung minsan, yan ang pagkakamali ng mga biktima. Nagagawa silang takutin ng mga masasamang elemento at malimit ganito nagaganap. Bago makapamagitan ng pulisya, may trahedya na. Maamin niyo akong sisihin sa pagkamatay ng kapatid ko. Pero pag ginawa niyo yun, hindi kayo maaaring sisihin ko rin kayo sa pagkakaroon ng krimen sa aming lugar? Sa pananatili ng masamang elementong sinasabi ninyo? Melissa, sa panahon ngayon, pare-pareho na tayong biktima. Batas at mamamayan. Ang nangyayari lamang, kami mga hustisya, ay patuloy sa pagkikipaglaban. Habang masasamang elemento naman, ay kinatatakutan ng mga taong bayan. Nilalagay ang aking anak. Masamang elemento at batas kalabanan niya. Ano pang magiging hantungan niya? Sino pa makakatulong sa kanya? May magagawa pa bang isang ina? Hello, headquarters. Lieutenant Gamboy speaking. Huh? O, sige. Mrs., natakpuan naman ang kotse ni Andrew. Sana nga anak ko. Mabuti pa yung umuwi muna kayo. Ipararating na lang namin sa inyo kung ano nangyayari. Hindi, sasama kami sa iyo. Nanay, anday, baka kung ano... Hindi, hindi, tayo na. Sumama na tayo. Sir, naubusan ng gas. Kaya siguro napilitang bumaba si Nakpil. Teritoryo ni Ramon Diaz ito. Malamang, siya ang sadya ni Andrew rito. May kutuba kong masama ang mangyayari. Obserba niyo baligid. Yes, sir. Ang anak ko. Anong nangyayari sa anak ko? Mrs., makakabuting magpahinga na muna kayo sa bahay. Dahil kung si Diaz ang sadya ni Andrew, magkakagulo rito. Sino si Diaz? Pinaghahanap namin siya. Mapanganib. Marami na sa taong pinatay. Nanay Anday, umuwi na tayo. Melissa, dali mo na siya. Anak ko. Melissa. Pagod na ako. Pagod na ako. Melissa. Hindi naman kami lalaban eh. Si Diaz. Diba? Hindi sa may kasalanan eh. Nandiyan si Taas. Planted lang kami rito.
Andrew. Maniwala ka sa amin. Ipinlanto lang kami ni Diaz dito. Oo nga, Andrew. Babalik kami sa iyo. Sasama kami sa iyo. Maniwala ka, Andrew. Totoo sinasabi namin. Maniwala mo kami. Andrew. Hindi ang pagpalit niyo. Bangkay niyo ang kailangan ko. Andrew. Maniwala ka naman sa amin. Andrew. Andrew, maniwala ka sa amin. Nasa itas sina Diaz. Napapaikutan na nila tayo. Wala na tayong lusot. Andrew, mapapatay mo kami, Andrew. Pero natitiya kong mamamatay kasi tawa ni Diaz. Andrew, maawa ka, Andrew! Andrew, makiramdam ka mabuti. Nasa itas lang sila. Nagtatago lang ang mga yun. Nagtatago lang. Andrew! Andrew, maawa ka, Andrew. Bangkay kayo. Andrew, maawa ka! Maligayang pagdating, Andrew Nakpil. Ang korona mo, Andrew Nakpil. Bangkay kayo sa amo nyo, ha? Kulinan! Ibang putok-putok! Putok mo! Dali, putok pa inyo! Hindi na naging maligaya ang iyong pagdating, Andrew Nakpil? Alam ko, pero alam mo, Diaz, masyado kang maingay. Bigtingin niyo ako!
Sinawa ka yan! Ito! Bitiwan ninyo ako! Huwag na kayo makialam! Mga pahamak! Sinabi ko sa iyo, Nakpil. Ilang oras pa ang buhay mo. Pero ginalit mo ko. Tabla na ang sinabi ko. Huwag, Diaz. Ayaw mo bang gamutin ko siya? Hmm? Ano, Andro Nakpil? Nabibilang mo ba ang mga patak? Hanggang sa ang bawat patak, katatakutan mo nang bumagsak. Pagkat pagdapo sa iyong noo, mararamdaman mo ang kirot sa iyong buong katawan. Sisigaw ka na sisigaw. Hanggang maubos ang iyong tinig. Hanggang puto lang iyong tininga. Nakpil, kung nakakabalita ka ng bangkay, nanatagpo ang dumanas ng iba't ibang pahirap. Siya ang may gawa. Si Heidi, ang bago kong esposa. Eksperto. Maestra sa unti-unting pagpatay ng tao. Unti-unti. Tarantado! Huwag mong dandanin. Biglain mo. Dahil pag hindi mo ko natodas dito, bangkay ka na. Papatayin pa kita. Doble todas ka. Hindi ka pa dyan mamamatay, Nakpil. Isa lamang yan sa mga eksena ang hinihanda ko para sa'yo. Kaya pansamantala, pagtiyagaan mo muna. Sa ice pick na yan, Nakpil. Bago siya natodas. Halang din ang dila sa pagmamakawag. At alam mo ba nang itapon namin sa kalye? Nakahalang din ang kanyang bangkay. Masyado kumakwento. Baka gustong pantugtungan yung kwento mo, Diaz. Atak! Atay mo! Ngayon, ulol! Atak!
kakaiba niya sa unang biktima. Mahina akong dumain si Hunter na appeal. Parang ayaw akong bigyan ng kasiyahan. Tila napakalakas ng loob at di marunong masaktan. Ano ang remedyo, Heidi? Alam kong gusto mo ring marinig ang bawat daing ng iyong mga pinahihirapan. Oh. Nakikipag-usap ako sa inyo. Nagmamakaawa ako sa inyo. Mga ulol, kung balak mong gumalaw, wag. Dalawa naman pala ang pagpipilian mo, Nakpil. Kapag tahimik, dinimita. At pag malikot kang bata ka, bigti ka. Tandaan mo, hindi pa tayo tapos. Diaz, may impyerno pa. Magkikita pa tayo. Impyerno? Kung makararating pa roon ang buo ang kaluluwa mo, Andronakbel. Thank you.
Mga bata, tsigayin yung mabuti ang makina na sasakyan natin. Kailangan kondisyon yan. Baka magkaroon ng habulan sa highway. Ayoko nang may maiiwan sa atin. Sige, tsigayin nyo. Tapos na ang oras, ha? Ba't di pa pumutok? Baka naman namatay ang silid ng dinamita. Oh, kayo, punta nyo. Pakyatin nyo. Sige na. Kailangan matodas muna ang nakpil na yan bago tayo umalis sa lugar na ito. Amo, baka pagkakit namin bigla sumabog. Oo nga, baka imbis na silang sumabog, madami pa kami, amo. Nakita mo naman kung gaano karami yung ano doon, dinamita. Oo nga, no. Puro mahihina ang loob nyo. Asyan! Hoy, baka magkapira-piraso ka. Mahusay. Pinahanga mo ko. Andronakpil. Bakit? Anong akala mo sa akin katulad ng kabit mong bobo? Namuhunan ka ng dugo. Kaligtasan mo. Mapula. Masarap. Bakit dugo lang ang tinitikman mo? Alam mo, maestra, dapat lang pinatitikim na masarap na pagkain na isang pipitain. Kung papipiliin ako, ikaw ang gusto kong putay. Bastos! Pero gusto ko ang kabastusan mo. Andrew, wag. Nakikiusap ako sa'yo. Nakiusap ka sa akin. Pinagbigyan kita. Maawa ka sa akin. Buhayin mo ko. Nakahigit ka kay Diaz, di ba? Magiging matapat ako sa'yo. Buhayin mo lang ako. Hindi naman akong papatay sa'yo. Ito, sino may gawa niyan? Yung kabit mo. Makikiramay lang naman ako sa'yo. Kung akala mo, magagawa mo yung paraan ko para makaligtas. Mali ka. Ha? Tangan lang yan. Duda na ako. Bakit hanggang ngayon wala pang pumuputok? Baka iba nang pumuputok, ha? Asan si Heidi? Tingnan nyo! Hoy! Kaya tatlo! Pakit din nyo! Dali! Tingnan nyo! Mabilis! Sabi mo, masarap ako sa lumansa. Hindi ka niya makakatikim sa iba yun. Ano? Masarap? Eh, ang baho ng hininga mo. Kung ikaw, dahan-dahan pumatay, ako mabilis. Di ba isang tambak na dinimita nilagay natin? Ba't gano'ng kahin ang putok? Amo, ang mahalaga, pumutok, sumabog. Wala na tayong problema. Todas na si Andronakpil.
Adios, Andrew Nagpil! Adios! Delvita! Sundan nyo! Bakit?
Gasolina na. Sasabog. Sinabi ko sa'yo, makikita pa tayo sa impyerno. Pero dito pa lang, susunugin ko ng kaluluwa mo. Wala kikilos! Mga polis kami! Baba mo rin! Baba! Sige! Upo! Upo! Sige! Bala na kayo dyan! Sa loob kami. Teo, Teo! Huwag yan! Buksan mo yan, dali! Kita dadaan! Bakit pa ako, ah! Kasi na, ako! Saan kayo pupunta, ha? Polis! Huh? Baba mo pa rin! Sige! Andro! Huwag, Andro! Papay na ang inay mo! Ang huli niya nga, Bilin. Sumuko ka lang. Nay! Iyon na lamang huli niyang kahilingan. Bibigyan mo ba siya, Andro? Lumaya, pagbagong buhay. Para kanino? Sino pa naghihintay sa akin? Ikaw? Andro. Kung hindi ka sana